Handa na ba kayong magluto ng masasarap at masusustansyang pagkain? The timer starts now! Pala namin si Paren Jojo. Siya nga pala yung kaibigan namin na isang certified idol tatay. Nakilala namin siya through Ate Marisol na senior ko sa work. Love, pakilala mo naman sa akin si Paren Jojo. Sige. Si Paren Jojo, isa siya sa mga idol namin ni Love. Siya kasi ang madalas na naghahanda ng pagkain nila sa family. Kinagamit niya yung napag-aralan niya as a nutritionist, dietitian, especially noon nagbubuntis pa lang si Maring Marisol. Nakaka-believe siyang tatay at napaka-organized pa. So na kaya yung love? Oo Ay! Uy! Ay, Jojo! Mag-asawa! Love naman! Looking young tayo ngayon ah! Nako, hindi naman masyado. Ikaw nga itong blooming eh, oh! Young sa pag-aasawa. Ay nako, iba din talaga itong mag-alagang si Mark. Aba, oo naman. Kanina pa ba tayo magmamana? I learned from the best! Ay. saglit. Pasok na muna tayo. Ay, oo, sige, pasok na muna tayo dito. Huwag kang mahiya, parin Jojo. Sige, sige. Well, okay naman. Ayos lang, ayos lang. Huwag na muna tayo. Parin Jojo, ano bang balita? Kamusta na kayo na baby at ni Maring Marisol? Ayun, thankfully, healthy naman ang mag-iin ako. Nakakapag-adjust na rin naman si Marisol sa pag-aalaga at breastfeeding kay baby. Alam mo, hindi na ako nagulat dyan. Eh, sa husay mo ba naman magluto at sa husay niyo ni Maring Marisol mag-alaga? Aba grabe, hands-on talaga kayo. Idol kaya kayo namin ito ni Love. Correct ka dyan, Love. Alam mo ba, parin Jojo, isa ka sa idol titan nitong si Mark! Oo naman. I'm flattered, thank you. Pero metikuloso lang talaga kasi ako sa mga ganyang bagay. Noong nagbubuntis si Marisol, mas lalo ako naging maingat sa mga kinakain namin. Kasi syempre, yung kinakain natin, mataas ang epekto nun sa ating nutrisyon. At saka, pag nagbubuntis, kailangan laging tama ang nutrisyon para sa development ni baby, at later on sa kanyang school performance, pati na rin sa health niya pag naging adults na sila. Ay, naku, speaking of pagkain pala, pasensya na love, kailangan ako na muna umalis kasi mamalengke pa ako dahil nandito ka, dapat special yung pagkain natin. Teka, sandali. Kagabi ko pa kasi ito pinag-iisipan eh. May naisip akong challenge para sa inyong dalawa. Challenge? Parang Jojo, ang aga-aga naman, challenge aga. Madali lang to. Diba nga sabi ninyo, naghahanda kayo para magka-baby? Magandang test to para sa inyo. Ay, sige, check yan, parang Jojo. Okay, sige, sige. Paano ba to? Okay, ganito ha. Bibigyan ko kayo ng budget limit na 300 pesos. Pupunta kayo sa palengke at mamimili kayo ng mga masusustansyang mga rekado para sa isang nutritious meal na magiging mabuti at ma-enjoy ng isang buntis. Ay, ang saya nito! Wow, parang may naisip na ako. Parang lugi yata ako, love. Love, marami na tayong nabasang ganito, yung mga sample meals na best para sa mga buntis. Yung din mo sa atin sa Barangay Health Center, yung mga easy, safe, tsaka nutritious meal. Sa bagay. Okay, sige, game, game! Eh, ngayon tatandaan ninyo ha, meron lang kayong isang oras para mamili. At yung mga bibilihin ninyo, dapat nutritious at syempre magkakasya sa 300 pesos. Tandaan, para to sa isang buntis. Woo! Okay, kaya naman, ready, set, go! Go, 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 go!
Sir, excuse me. Daddy na ho ba kayo or may asawa na? Oh, may asawa at anak na. Ba't mo natanong? May gusto lang ko sana ko itanong about sa pagiging daddy, kung okay lang po sa inyo. Sir, ano ho bang pinaka-paboritong pagkain ng misis nyo kapag nagbubuntis siya? Basta kahit anong fried food o prito. Weird nga eh. Hala, paano ho yun? Sinasabi ko sa asawa ko na hindi maganda kumain ng mamantikaing pagkain. Siyempre, pag hindi talaga maiwasan, sinasamahan ko ng gulay, gaya ng munggo, pritong isda, or galunggong. Si Mrs. No, naglilihirin sa mga matatamis. Pero hindi ho ba dapat nililimitahan natin yung pagkain nila ng matamis? Naku, oo. Yan rin ang payo ng doktor namin. Kaya ang ginagawa ko, binabasa ko ang nutrition label at pinipili ko ang low sugar man lang. Ah, ganun ho pala talaga yun. Dapat binabasa natin ang mga label para alam natin yung naman ng nutrisyon para mas healthy na yung bibili natin ang pagkain. Pero mas maigi pa din ano, na bawas-bawasan natin yung pagbili ng processed foods. Tama yan. Kasi baka mapagbigyan nga si Mrs. sa craving, pero makasama pa pala sa katagalan. Oo nga po. O sige ah, galingan mong pag-aalaga kay Mrs. Salamat to. Approve yung mga style nila ah. Ganun pala dapat. Una ka na, mahal na Reyna. Handa ka na bang matalo, love? Akala ko ba friendly competition to, love? Di ka sure. Fight! Pareho itong masarap itong mga niluto nyo, ah. Oh, ano naman itong mga to? Ang niluto ko ay tinolang manok. Ang tinolang manok na may sayote ay rich in folate. Isang B vitamin na mahalaga sa DNA production at nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng birth defects ng baby. Ang chicken naman ay good source ng protein para naman sa growth and development ni baby habang nasa sinapupunan ito. At syempre, may malunggay leaves din ang tinola na mayaman naman sa vitamin A at iron para naman sa brain development ni baby. Wala naman ako masabi sa'yo, love. Napakahusay. But wait, ako naman. Oh, ano naman itong niluto mo, Mark? Ang hinanda kong healthy food ay ginisang munggo, my favorite. Itong ginisang munggo ay rich in protein, fiber, at iba't ibang klase ng minerals. Dahil itong ginisang munggo, merong iba't ibang klaseng gulay at protein source. Sobrang ganda din ito para sa mga nagdadalang tao dahil rich in vitamin A at saka mababa sa taba. Eh, parehong good for pregnant women naman pala itong mga pinamili nyo. Itong mga ginawa ninyo. Pero, may dalawang tanong lang ako. Para malaman natin kung sino sa inyong dalawang nanalo sa challenge na ito. Una, pasok ba sa 300 pesos itong mga pinamili nyo? At syempre, masarap ba itong mga niluto nyo? Aba syempre, pasok na pasok ang 300 pesos sa ginawa. Siyempre ako din, no? Pasok to sa 300 at may sobra pa. Okay. O ngayon, tikman na natin itong mga niluto nyo. Okay, sige. Sige na ba? Sige na ba?
Masarap pareho. I think it's a tie. Congratulations, both of you guys. I think ready na kayo maghanda ng delicious at nutritious meals kapag nagbuntis ka na, Angela. Oo nga eh, mas na-excite tuloy ako magbuntis. Pero dagdag ko lang ha, importante pa rin na tuwing naghahanda ng pagkain, bantayan pa rin natin ang serving size. Importante na dapat balanse and in moderation. So bilang gabay, tignan na natin itong Pinggang Pinoy. Ang Pinggang Pinoy ay isang visual tool na nagsisilbing gabay natin sa tamang dami ng pagkain na hinahanda natin during every meal. Kalahati ng pinggan ay fruits and vegetables and the other half naman ay rice and protein sources. Ba? Magandang ideya yan. Dapat talaga hindi lang healthy yung pagkain, kung hindi, tama din yung serving size. Check na check yan, paring Jojo, kaya tatandaan namin yung nila. Pero nagagutom na ako sa kwentuhan natin. Oo nga. Kumain kaya muna tayo. Kasi, okay. Alam niyo ba mga kumamis na ang sarap ng luto ni Mark kanina? Ang bilis niya kaya natuto. Siyempre, love. Nag-research kaya ako at nanood ng mga videos ng mga healthy recipes. May mga napagtanungan din ako ng tips kanina nung pumunta ako ng palengke. Aba, aba, aba. Parang everyday mo na lang ako pinapahanga ah. Ay, luto ko. Kamusta? As usual, love. Masarap. Hindi lang si baby at ikaw ang magiging healthy. Pati ata ako, love. Aba, dapat lang, no? Kasi yun talaga yung goal natin. Maging healthy tayong lahat. Grabe, ang sarap talaga. Oo nga, nakakabusog. Pero eto, parang Jojo, meron pala akong tanong. Total, ikaw yung mas madalas nagluluto ng pagkain sa inyo, tsaka nutritionist ka, tsaka dietitian. Sige, ano naman yun? Bakit mas mahalagang kailangan bantayan yung nutrition kapag buntis? Kapag buntis, tumataas ang nutritional needs dahil sa pagbabago ng inyong katawan. Kapag underweight ang babae, maaaring maging low birth weight si baby at maging sakitin dahil hindi niya nakukuha ang mga sustansyang kailangan niya sa paglaki. O kaya naman, kapag overweight naman ang babae, may posibilidad rin na ang si baby ay maging oversized fetus at saka posible na magkaroon siya ng mga birth defects. Habang nagbubuntis naman, ang babae pwede magkaroon ng hypertension, diabetes, o kaya heart diseases. Kaya importante talaga na kumain ng tama at ng masustansya, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa baby. Pero paano yun, paring Jojo? May side effects din ba kung sakaling magkulang sa nutrients? Oo, malaki yung epekto nito para kay mommy at kay baby. Poor maternal health can lead to the baby having complications such as anemia, birth defects, or brain damage. Maari rin itong maging resulta ng pagkamatay ni mommy at ni baby. Oh. Naku, love, dapat pala talaga nasundin natin yung Pinggang Pinoy guide na sinabi ni parang Jojo para ma-ensure natin na tamang nutrition habang nagbubuntis. Di ba, Lea? Huwag kang mag-alala. Join forces tayo dito. At saka, andyan naman si parang Jojo para pagtanungan natin kung ano yung mga healthy dapat nakakainin. Mm-hmm. Parang Jojo, meron ka bang tips para sa amin para mas makakuha ng proper nutrients itong si Angela habang nagbubuntis siya? Apo, syempre, meron! Ang mga babaeng buntis ay nangangailangan ng extra food araw-araw because they are also providing the energy and nutrition for their growing baby. Kaya dapat kumain sila ng at least one extra small meal or snack each day. Dapat kumain ng iba't ibang klase ng pagkain na mayaman sa carbohydrates, proteins, healthy fat, vitamins and minerals including milk, fresh fruits and vegetables, meat, fish, eggs, grains, nuts and beans. Iwasan ang pag-inom ng kape, tsaa, soft drinks, energy drinks at iba pang caffeinated at sweetened beverages. Limitahan ang pagkain ng matatamis, maaalat at matatabang pagkain.
gumamit ng iodized salt sa pagluluto. Naalala niyo pa ba ang mga Go, Grow at Glow Foods? Kung oo, alam niyo ba na mahalaga ito na mapasama sa diet ng isang nagbubuntis para makuha ni mommy ang mga nutrients na kailangan niya for her baby? Kailangan ang energy giving o yung Go Foods tulad ng whole grains like corn at oatmeal, root crops like kamote, gabi, kamoteng kahoy at ube. Kasama rin ang fat o oils na healthy gaya ng taba mula sa oily fish. Kumain ng bodybuilding o grow foods tulad ng fish, lean meat, poultry, eggs, milk, and dry beans or nuts. At syempre, kailangan din ng body regulating or glow foods tulad ng vegetables like malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya, and fruits like banana, dalanghita, and papaya. Wow! Ngayon ko mas na-appreciate yung health class natin at tinuturo yung Go, Grow, at Glow Foods. Alam mo pa rin, Jojo, maraming salamat talaga. At dami na namang namin natutunan sa'yo ni Love. For sure, at promise, tatandaan namin lahat ng mga sinabi mo. You're always welcome. Kayo pa ba? Alam mo, ikaw na talaga ang certified idol tatay. Ngayon, tawagan nyo lang ako kung may mga tanong pa kayo ha. Tsaka bumisita naman kayo sa amin, paminsan-minsan. Nakasalamat talaga pa rin, Jojo. Mangungulit talaga kami. Oh, sige. Mga kumamis, ready na rin ba kayo sa masarap at nutritious meal kapag preggy na kayo? Baka naman may mga recipe kayo dyan na pwede nating i-share na good for pregnant women. Don't forget to comment them below. Oo nga, baka pwede rin namin isama yan sa list of healthy meals na lulutuin namin ni Love. Speaking of, super dami ko natutunan today, Love. Kanina pa lang sa mga nakausap kong daddy, kapag naglilihi ka na, sisiguraduhin ko pa rin na healthy ang mga ibibigay ko sa'yo and in moderation. Ako naman, Love, dun sa challenge ni parin Jojo, narealize ko na kaya naman palang makagawa ng mga healthy food kahit budgeted. Ang gawin na lang natin is mag-ipon tayo ng maraming recipe para mamimili na lang tayo ng mga ingredients soon. Yes, at wag din pala natin kalimutan ang pinggang Pinoy. Ngayon ko lang natutunan yun and sobrang helpful. Ay, agree ako dyan, Love. Apply natin lahat ng natutunan natin para healthy si baby at maiwasan natin ang malnutrition. Mga kumamis, sana meron kayong natutunan sa amin ni Love at parang Jojo. Sabay-sabay tayong magluto ulit soon, ha? Don't forget our hashtag for today. Hashtag ILY1000 at hashtag proper maternal nutrition. Bye!